Steps of Christ, Chapter 13 by Ellen G. White. Kabanata 13, Nagagalak sa Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay tinatawagan upang maging mga kinatawan ni Kristo na naghahayag ng kabutihan at kahabagan ng Panginoon. Kung paano inihayag sa atin ni Jesus ang tunay na likas ng Ama, ay gayon din ihahayag natin si Kristo sa isang sanlibutang hindi nakakaalam ng kanyang masintahin at mahabaging pag-ibig. Kung paano ako'y iyong sinugo sa sanlibutan, ani Jesus, sila'y gayon din sinusugo ko sa sanlibutan. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang makilala ng sanlibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo. Juan Kapitulo 17, Versikulo 18 at 23. Ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga alagad ni Jesus. Nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na nakikilala at nababasa ng lahat ng mga tao. Ikalawang Korinto, Kapitulo 3, Versikulo 3 at 2. Bawat isa sa kanyang mga anak ay isang liham na ipinadadala ni Jesus sa sanlibutan. Kung kayo ay alagad ni Kristo, kayo ay liham niya sa mag-anakan, sa nayon, sa lansangan, at sa inyong tahanan. Si Jesus na tumatahan sa inyo ay nagnanasang magsalita sa mga puso ng mga hindi nakakikilala sa Kanya. Marahil ay hindi sila bumabasa ng Biblia o di nila naririnig man ang tinig na nagsasalita sa pamamagitan ng mga dahon nito. Hindi nila nakikita ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang mga gawa. Datapwat, kung kayo'y isang tunay na kinatawan ni Jesus, ay mangyayaring sa pamamagitan ninyo'y mapapaniwala sila sa Kanyang kabutihan at mga hikayat na umibig at maglingkod sa Kanya. Ang mga Kristiyano ay nilagay na mga tagapagdala ng ilaw sa daang patungo sa kalangitan. Dapat nilang ipasinag sa sanlibutan ang liwanag na sa kanila'y sumisilang na buhat kay Kristo. Ang kanilang kabuhayan at likas ay dapat maging nasa isang kaayusan upang sa pamamagitan nila'y magkaroon ng ibang mga tao ng isang matuwid na pagkakilala tungkol kay Kristo at sa paglilingkod sa Kanya. Maging tunay na saksi. Kung tunay na kinakatawanan natin si Kristo, ay ipakikita natin kahali-halina ang paglilingkod sa Kanya na siyang totoo. Ang mga Kristiyanong nagtitipo ng lungkot at kagulimihanan sa kanilang mga kaluluwa at bulong ng bulong at daing ng daing ay nagbibigay sa mga iba ng maling pagpapakilala sa Diyos at buhay Kristiyano. Nagdudurot sila ng pag-aakala na hindi kinalulugod ng Diyos na maging magalak ang kanyang mga anak at dito ay sumasaksi sila ng di katotohanan sa ating Ama sa kalangitan. Tuwang-tuwa si Satanas sapagka naaakay niya ang mga anak ng Diyos na manglupaypay at huwag na manampalataya. Ikinalulugod niyang makita na tayo'y hindi nakitiwala sa Diyos at ating pinag-aalinlanganan ang pagnanasa at kapangyarihan niya upang tayo'y iligtas. Ibig niyang ipalagay natin na kalooban pa rin ng Panginoon na tayo'y mapasama. Gawain sa Satanas ang ipakilala ng Panginoon ay kulang sa habag at pagkaawa. Sinisinsay niya ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ang pag-iisip ng tao ay pinupuno niya ng mga maling paniniwala tungkol sa Diyos. At sa halip na gunam-gunamin natin ang katotohanan hinggil sa ating Ama sa kalangitan, ay napakalimit na ilinalagay natin ang ating mga isip sa mga paglinlangin sa Satanas. At hinahamak natin ang Diyos dahil sa hindi pagtitiwala sa Kanya at pagbubulong-bulungan sa Kanya. Pinagpipilitan ni Satanas na mampapanglaw ang makarelihiyong kabuhayan. Ibig niyang ito'y lumitaw na nakakapagod at mahirap. At pagkaganito ang paniniwala ng tao sa relihiyon, ay kinakatigan niya sa pamamagitan ng hindi pananampalataya ang kasinwalingan ni Satanas. Bakit marami ang nanglulupaypay? Ang maraming lumalakad sa landas ng kabuhayan ay lagi na lamang nag-aalala ng kanilang mga kamalian at pagkabigo.
at ang anang mga puso ay nangapupuno ng kapighatian at panglulupaypay. Noong ako'y nasa Europa, ang isang kapatid na babaeng gumagawa nito at nasa mapait na kapighatian ay sumulat sa akin na humihingi ng ilang salitang pampasigla. Nang kinagabihan at pagkabasa ko ng kanyang sulat, ay napanaginip kong ako'y nasa isang kalamanan at isang tao na waring siyang may-ari ng halamanan ay siyang nangunguna sa akin sa mga landas nito. Namimitas ako ng mga bulaklak at nahasamyok ko ang kanilang halimuyak. Nang ito sa akin ng kapatid na ito, nakasaway ko sa paglakad ang di nakikitang mga tinik na humahadlang sa kanyang dinaraanan. Naroon siya, tumatangis at nahahapis. Hindi siya lumalakad sa landas at hindi sinusundan ang nangunguna, kundi siya ay lumalakad sa gitna ng mga dawagan at tinikan. O anya na tumatangis, hindi pagkasayang ang magandang halamang ito na sinira ng mga tinik. Nang magkagayoy ng salita ang nangunguna, pabayaan mo ang tinik sapagkat susugatan ka lamang. Pitasin mo ang mga rosal. Pitasin mo ang mga rosal, ang mga liryo at ang mga clavel. Wala bang mga gandang sandali sa inyong karanasan? Hindi baga dumating sa inyo ang mainam na mga panahon na ang inyong puso'y tumibok sa kagalakan sa pagtugon sa Espiritu ng Diyos? Kung binubuklat ninyo ang nakaraang mga pangkat ng karanasan ninyo sa kabuhayan, hindi baga kayo nakakatagpo ng maiinam na dahon? Hindi ba ang mga pangako ng Diyos ay katulad ng mabangong mga bulaklak na tumutubo sa magkabilang tabi na inyong dinaraanan? Hindi ba ninyo pababayaan na ang inyong puso ay mapuno ng kagandahan at kabanguhan ng mga bulaklak na iyan? Ang mga tinik at siit ay makasusugat at makasasakit lamang sa inyo. At kung ang mga ito lamang ang inyong titipunin at ipakikita sa iba, ay hindi ba ganinyo na pinipigil yung nangasa palibot ninyo sa paglakad nila sa landas ng kabuhayan, bukod pa sa hinahamak ninyo ang kabutihan ng Panginoon, o na, kabutihan ng Diyos? Limutin ang di mabuting karanasan. Hindi mabuting tipunin ang malulungkot na alaala na lumipas na kabuhayan, ang mga kasamaan at pagkabigo, upang pagsalitaanan at ikalungkot hanggang sa tayo'y manganglumo sa panglulupaypay. Ang manglulupaypay na kaluluwa ay puno ng kadiliman. Hindi pinapasok ang kanyang loob ng liwanag ng Diyos at dinidiliman niya ang dinaraanan ng mga iba. Salamat sa Diyos sa maliwanag ng mga tanawin ipinakita niya sa atin. Pagsamasamahin natin ang mga pinagpalang pangako na kanyang pag-ibig upang matingnan nating palagi. Ang anak ng Diyos na lumisan sa ruklukan ng kanyang ama, nagkatawang tao upang mailigtas niya ang tao mula sa kapangyarihan ni Satanas. Ang tagumpay niyang alang-alang sa atin na binuksan ang langit para sa mga tao at inihayag sa paningin ng tao ang tahanan na naroon ang Diyos ay napakita sa buo niyang kaluwalhatian. Ang nagkasalang sangkatauhan na hinango sa balon ng kapahamakang kinalubugan niya dahil sa kasalanan at isinauli sa pagkikiugnay sa walang hanggang Diyos at pagkatapos na mabata ang banal na pagsubok sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating manunubos ay dinamtan ng katwiran ni Kristo at itinaas sa kanyang luklukan. Ito ang mga tanawing nais ng Diyos na ating bulay-bulayin. Laging magtiwala sa Diyos. Pagkawaring pinag-aalinlangan natin ang pag-ibig ng Diyos at nawawalan tayo ng pagkakatiwala sa kanyang mga pangako, ay hinahamak natin siya at hinahapis ang kanyang banal na espiritu. Ano kaya ang daramdamin ng isang ina kung palagi siyang idinadaing ng kanyang mga anak? Nawari bagang sila'y kanyang inaapi, samantalang ang lahat niyang ginagawa ay sa kabubuti ng kanyang kalagayan at upang mabigyan sila ng kaaliwan. Halimbawang hindi nila paniwalaan ang kanyang pag-ibig, ito ang dudurog ng kanyang puso. Ano kaya ang magiging damdamin ng isang magulang kung ganyan ang ipakikita sa kanya ng kanyang mga anak?
At ano naman kaya ang luluubi ng ating Ama na nasa langit kung hindi tayo nagtitiwala sa kanyang pag-ibig na siyang sa kanya ay nag-uudyok na ibigay ang kanyang bugtong na anak upang tayo'y magkaroon ng buhay. Ganito ang isinulat ng apostol. Siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, kundi ibinigay dahil sa ating lahat. Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Roma Kapitulo 8, Versikulo 32. At gayon may nakairami ang sa pamamagitan ng kanilang mga kilos. At kung hindi man sa kanilang salita ang nagsasabi, hindi ito iniuukol ng Panginoon para sa atin. Marahil ay iniibig niya ang mga iba, ngunit hindi niya ako iniibig. Mapanganib ang mag-alinlangan. Ang lahat ng ito ay nakasasama sa inyong kaluluwa, sapagkat bawat salita ng pag-aalinlangan sa inyong binibigkas ay nag-aanyaya ng mga tukso ni Satanas. Ito ang nagpapalakas ng pagkahiling ninyo sa pag-aalinlangan at sa inyong hapis na lumalayo ang mga anghel na tagapangasiwa. Pag tinutukso kayo ni Satanas, huwag kayong magsabi ng anumang salita ng pag-aalinlangan o kadiliman. Kung kukusain ninyong buksan ang pintuan upang pasukan ang kanyang mga tukso, ang inyong pag-iisip ay mapupuno ng hindi pagtitiwala at ng mapanghimagsik na pag-aalinlangan. Kung sasabihin ninyo sa iba ang inyong damdamin, ang bawat pag-aalinlangan na inyong ipinahahayag ay hindi lamang nagkakaroon ng pagtauli sa inyo, kundi isa rin namang binhing tutubo at mamumunga sa kabuhayan ng mga iba. At mangyayaring hindi masugpo ang nagawa ng inyong mga pangungusap. Maaaring makabalikwas kayo sa pagtukso at silo ni Satanas, ngunit ang mga ibang natangay na inyong kilos ay mangyayaring hindi makaiwas sa inyong iminungkahi sa kanila. Napakahalaga nga na salitain natin iyaon lamang mga bagay na magbibigay ng lakas at buhay na ukol sa Espiritu. Nakikinig ang mga anghel upang mapakinggan kung anong uri ng ulat ang inyong ilinalagan at usandibutan tungkol sa inyong Panginoon sa langit. Ang inyo sanang mga salitaan ay maging tungkol sa Kanya na nabubuhay upang mamagitan patungkol sa inyo sa harapan ng Ama. Kung nakikiramay kayo sa isang kaibigan, sumain yung mga labi at puso sana ang pagpupuri sa Diyos. Ito ang magbabaling sa kanyang pag-iisip kay Jesus. Dalhin sa Diyos ang pagsubok. Lahat ay may mga pagsubok, mga dalamhating mahirap bathin, mga tuksong mahirap paglabanan. Huwag ninyong habis sabihin sa inyong mga kapwa-tao ang inyong mga bagabag, kundi dalhin ninyo ang lahat ng bagay sa Diyos sa dalangin. Gawin ninyong isang tuntunin ang huwag bumigkas ng isang salita ng pag-aalinlangan upang lulupaypay sa pamamagitan ng mga salitang nagbibigay ng pag-asa at banal na katuwaan ay malaki ang inyong magagawa upang mapangliwanag ang kabuhayan ng mga iba at mapasigla ang kanilang mga pagsisikap. Maraming matapang na kaluluwa ang dadagsa ang lubha ng mga tukso, halos ay malugmok na lamang sa pangikilaban sa sarili at sa mga hukbo ng Diablo. Huwag ninyong papanglupaypayin ang kanyang tao sa maigpit niyang pangikilaban. Palakasin ninyo ang kanyang loob sa pamamagitan ng matapang at masiglang mga pangungusap na siyang sa kanya ay mag-uudyok na magpatuloy sa landas niyang ginalakaran. Sa gayon ay maaaring sumikat sa inyo ang liwanag ni Kristo. Ang sino man sa atin ay hindi nabubuhay sa kanyang sarili. Roma Kapitulo 14, Versikulo 7. Sa pamamagitan ng ating mga walang malay na impluwensya, ay mangyayaring ang mga iba ay mapasigla at mapalakas. At maaari din namang sila'y mapapanglupaypay at mailayo kay Kristo at sa katotohanan. Marami ang may maling pagkakilala sa kabuhayan at likas ni Kristo. Inaakala nilang siya'y walang sigla at tuwa, at siya'y mahigpit, mabagsik, at walang kasayahan. Sa maraming pangyayari ay nababahiran ng madilim na mga paniniwalang ito ang buong karanasan sa relihiyon. Ang halimbawa ni Jesus.
Malimit sabihin ni Hesena si Jesus ay tumangis na tapwat kailan may hindi nakitang limiti. Tunay nga ang tagapaglita sa isang tao ng mga karungkutan at bihasa sa kapanglawan sapagat binuksan niya ang kanyang puso sa lahat ng kadalamhatian ng mga tao. Ngunit bagaman ang kanyang puso sa lahat, ngunit bagaman ang kanyang kabuhayan ay kabuhayan ng pagtanggi sa sarili at pinadilim ng hirap at pag-aalala, ay hindi rin nasira ang kanyang loob. Ang kanyang mukha ay hindi kinakitaan ng anumang kanyang malungkot at masaklap, kundi ng palaging tahimik na kapayapaan. Ang kanyang puso ay isang bukal ng buhay, at saan man siya pumaroon, ay daladala niya ang katahimikan at kapayapaan, katuwaan at kagalakan. Ang ating tagapagligtas ay napakapormal at lubos ang pagkamataimtim. Ngunit hindi siya malungkot o masungit man. Ang kabuhayan ng mga tumutulad sa kanya ay magiging puno ng mataimtim na hangarin. Magkakaroon sila ng malalim na pagkakakilala sa kapanagutan ng bawat isa. Ang kagaslawan ay mapipigil. Mawawala ang magulong katuwaan at magaspang na pagbibiruan. Ngunit ang relihiyon ni Jesus ay nagbibigay ng kapabayaang kapayapaang katulad ng isang ilog. Hindi nito pinapatay ang ilaw ng katuwaan. Hindi nito pinipigil ang kasayahan o pinagdidiliman ang masaya at nakangiting mukha. Si Kristo ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod. At pagka sa ating puso ay naghahari ang kanyang pag-ibig, ay susundin natin ang kanyang halimbawa. Ang diwa ni Jesus. Kung palagi na lamang nating aalalahanin ang mga pangit at di matuwid na gawain ng ibang mga tao, ay ating masusumpungang hindi natin may ibig sila na gaya ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Ngunit, kung ating mga isipan ay namamahay sa kahangahangang pag-ibig at habag ni Kristo sa atin, ay ganyan ding diwa uluubin ang dadaloy na buhat sa ating patungo sa ibang iba. Dapat tayong mag-ibigan at magpitagan sa isa't isa. Bagaman hindi natin mapipigilang di makita ang mga pagkukulang at kapintasan, dapat paundarin ang kapakumbabaan at di pagtitiwala sa sarili. At mahinahong kaluuban sa mga pagkukulang ng mga iba. Ito ang papatay sa diwang makasarili at magpapaganda ng ating kaluuban upang tayo'y maging mapagbigay. Sinasabi ng mga awit, tumiwala ka sa Panginoon at gumawa ka ng mabuti. Tumahan ka sa lupain at gawin mong kumain ng ka sa kanyang pagkatapat. Awit, Kapitulo 37, Versikulo 3. Tumiwala ka sa Panginoon. Bawat araw ay may sariling suliranin, may mga alalahanin at kawabalaghan, o kabagabagan. At pagka tayo ay nagkakatagpo, ay kay dali nating pag-usapan ang ating mga kahirapan at mga pagsubok. Kay rami ng gusot ng ibang tao na bumabagabag sa atin, mga pangambang pinamamahay sa kalooban at malaking pag-aalala na sinasalita na anupat aakalain na tuloy ng isang tao na wala na tayong mahabagin at maibiging tagapagligtas, na handang makinig sa lahat nating karaingan at tumulong sa atin sa bawat sandali ng pangangailangan. Huwag makialam sa kaguluhan. Ang ilan ay palaging nangangamba at nakikialam sa kaguluhan. Araw-araw ay naliligid sila ng mga tanda ng pag-ibig ng Diyos. Araw-araw ay tinatamasa nila ang kasaganaan na kanyang ipinagkaloob. Subalit, kinaliligtaan nila ang pangkasalukuyang mga pagpapalang ito. Ang kanilang mga isip ay laging namamahay sa mga bagay na hindi kawili-wili, na pinangangambahan nilang darating. Umaari namang may ilang mahihirap na bagay na bagamat maliliit ay siyang bumubulag sa kanilang mga paningin upang huwag nilang makita ang maraming bagay na dapat pasalamatan. Ang mga kahirapang nasagupan nila sa halip na maglapit sa kanila sa Diyos na tanging pinagmumula ng kanilang tulong, ay siya pang naglalaro
o naglalayo sa kanila sa kanya, sapagkat ang mga ito ang gumigising ng kaligaligan at pagdaing. Mabuti ba ang tayo'y huwag manganiwala? Bakit tayo walang utang na loob at walang tiwala? Si Jesus ang ating kaibigan. Nais ng sangkalangitan na tayo'y bumuti. At huwag nga tayong pumayag na ang mga kagulumihanan at mga pag-aalala ng kabuhayan sa araw-araw ay gumulo sa ating pag-iisip at magpadilim ng ating noo. Kung pumayag tayo ay hindi tayo mawawalan ng ikagagalit at ikayayamot. Hindi dapat tayong magpakagumon sa anumang diwang nakagagalit at nakapapagod na lamang. Subalit hindi naman nakatutulong upang mabata natin ang mga pagsubok. Humingi ng kaalaman. Maaaring nagugulo ang inyong pag-iisip sa pinagkakakitaan ninyo ng kabubuhay. Mangyayaring unti-unting maluoy ang inyong mga pag-asa at nanganganib na kayo'y malugi, natapwat huwag kayong manglupaypay. Ibigay ninyo sa Diyos ang inyong pag-aalala at manatili kayo payapa at masaya. Idalangin ninyong magkaroon kayo ng katalinuhan upang inyong mapangasiwaan ang inyong mga kapakanan na may kaalaman. At sa ganito'y may iwasan ang pangungulugi at kapahamakan. Gawin ninyo ang lahat ninyong magagawa upang mabuti ang maging bunga. Nangako si Jesus na tutulong, ngunit hindi hiwalay sa ating sariling pagsisikap. Kung nagawa na ninyo ang lahat ninyong magagawa, pagkatapos na magtiwala sa ating tagatulong, ay tanggapin ninyong may kagalakan ang ibubunga. Hindi kalooban ng Diyos na ang kanyang bayan ay manglupaypay dahil sa pagkabalisa. Ngunit hindi tayo dinadaya ng ating Panginoon. Hindi niya sinasabi sa atin, huwag kayong mangamba. Walang panganib sa inyong daan. Naaalaman niyang may mga pagsubok at mga panganib at pawang sa atin malinaw niyang ipinakikilala. Hindi niya binabalak na alisin ang kanyang bayan mula sa isang sanlibutan na lulugami sa pagkakasala at kasamaan. Natapwat, itinuturo niya sa kanila ang isang kalungang hindi maiuguho kailanman. Ganito ang kanyang ibinadalangin patungkol sa kanyang mga alagad. Hindi ko idinilangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sa sanlibutan, aniya, ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob. Aking binaig ang sanlibutan. Juan, Kapitulo 17, versikulo 15, at Kapitulo 16, versikulo 33. Mahalagang mga aral. Sa sermonya sa bundok ay tinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad ang mahalagang aral tungkol sa kailangang pagtitiwala sa Diyos. Ang mga aral na ito ay tinalagang magpasigla sa mga anak ng Diyos sa buong panahon at umabot sa ating kapanahunan na puno ng mga pangaral at kaaliwan. Itinuro ng tagapagligtas sa mga sumusunod sa kanya ang ibon sa himpapawid samantalang maawit ng mga pagpuri na hindi binabagabag ng anumang pag-aalala sapagkat hindi sila nangaghahasik o nagsisigapas. Gayun may ipinagkakaloob ng dakilang ama ang kanilang mga kailangan. Itinatanong ng tagapagligtas, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Mateo Kapitulo 6, versikulo 26. Binubuksan ng dakilang tagapagkaloob ang kanyang kamay at pinagkakalooban ang lahat niyang kinapal. Ang mga ibon sa himpapawid ay hindi niya kinaliligtaan. Hindi niya sila sinusubuan ng pagkain. Subalit inihahanda niya ang kanilang mga kailangan. Kailangan nilang tipunin ang mga butil na kanyang isinabog para sa kanila. Dapat nilang ihanda ang kanilang gagawing pugad. Dapat nilang pakanin ang kanilang mga inakay. Nagsisiyaan sila sa paggawa na nangag-aawitan sapagkat sila'y pinakakain ng inyong ama sa kalangitan at hindi baga higit ang halaga ninyo kaysa kanila. Kayong mga may pag-iisip at sumasamba ukol sa Espiritu, hindi baga higit ang halaga ninyo kaysa mga ibon sa himpapawid. Kung magtitiwala lamang ka tayo, ay hindi baga ibibigay ang ating mga kailangan na gumawa sa atin.
na tagapag-ingat ng ating buhay at isang nag-anyo sa atin ng ayon sa kanyang sariling larawan. Mga aral mula sa mga bulaklak. Itinuro ni Kristo sa kanyang mga alagad ang mga bulaklak sa parang na nagdadamihan at nag-iinaman sa simpleng kagandahan sa kanila'y binihis ng Ama bilang isang pahayag ng kanyang pag-ibig sa tao. Ang wika niya, wariin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano nagsisilaki. Ang kagandahan at kaayusan ng mga tunay na bulaklak na ito ay humigit pa sa karilagan ni Solomon. Ang pinakamainam ng kasulatan na likha ng katalinuhan ng sining ay hindi maitutulad sa katutubong hubog at masanghayang ganda ng mga bulaklak na ginawa ng Diyos. Itinanong ni Jesus, kung pinaramta ng Diyos ng ganito ang damo sa parang, na ngayon ay buhay, at sa kinabukas ay iginagatong sakalan, hindi baga lalo na kayong pararamta niya o kayong mga taong kakaunti ang pananampalataya. Mateo Kapitulo 6, Versikulo 28 at 30. Kung ang Diyos na banal na pintor ay nagbibigay sa maiinam at iba't ibang kulay na karaniwang mga bulaklak na isang araw lamang ay nalalanta na, gaano kaya kakalaki ang pag-iingat niya roon sa mga linikha niya ng ayon sa kanyang sariling wangis? Ang aral na ito ni Kristo ay isang saway na nangangambang kalooban. Isang saway sa nangangambang kalooban sa kagalumihanan at pag-aalinlanganan ng pusong walang pananampalataya. Ang nais ng Panginoon. Nais ng Panginoon na ang lahat niyang anak na lalaki at babae ay maging masaya, payapa at masunurin. Sinasabi ni Jesus, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinigay ko sa inyo. Huwag magalubihanan ang inyong puso, ni matakot man. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang ang aking kagalakan ay mapasa inyo at upang ang inyong kagalakan ay malubos. Juan Kapitulo 14, Versikulo 27 at Kapitulo 15, Versikulo 11. Ang kasayahang nakukuha sa mga sakim na layunin na labas sa landas ng tungkulin ay piwali, lumilipas at di panatag. Ito ay nawawala at ang kaluluwa ay nangungulila at nalulungkot. Subalit, may kaligayahan at kasiyahan sa paglilingkod sa Diyos. Ang Kristiyano ay hindi pinababayaang mag-isang lumakad sa hindi tukoy na mga landas. Hindi siya pinababayaan sa mga walang kabuluhang pagsisisi at pagtabigo. Kung hindi natin tinatanggap ang mga kaligayahan sa buhay na ito, ay maaari pa rin makaasa tayong may katuwaan sa kabilang buhay. At tapos dito pa man, ay maaari magkaroon ang mga Kristiyano ng kaligayahan at pakikipag-usap kay Kristo. Maaari tanggapin nila ang liwanag ng kanyang pag-ibig, ang hindi lumilipas na kaaliwan ng kanyang pakikiharap. Bawat takbang sa kabuhayan ay makapaglalapit sa ating lalo kay Jesus, makapagdudulot sa atin ng lalong taimtim na karanasan sa kanyang pag-ibig, at mailalapit tayo ng isang hakbang sa pinagpalang tahanan ng kapayapaan. Kaya nga, huwag nating alisin ang ating pagtitiwala, kundi magkaroon tayo ng matibay na pag-asa, lalong matibay kaysa nakaraan. Hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon at tutulungan niya tayo hanggang sa wakas. Unang Samuel Kapitulo 7, Versikulo 12. Masdan natin ang mga haliging mantayog, mga tagapagpagunita ng mga ginawa ng Diyos upang tayo aliwin at iligtas sa kamay ng mga manglilipon. Ingatan natin sariwa sa ating alaala ang lahat ng masintahing kaawaan na ipinakita sa atin ng Diyos. Ang mga luhang pinahid niya, ang mga sakit na kanyang inalis, ang mga pangambang kanyang hinawi, ang mga kasalatang kanyang nilunasan, at ang mga pagpapalang kanyang pinagkaloob. Sa ganito'y napalakas ang ating sarili upang magpatuloy sa nalabi pang bahagi
ng ating paglalakbay. Tutulong sa atin ang Diyos. Di natin may iwasan ang pagtingin sa mga bagong bagabag sa dumarating na paglalabanan. Datapwat, makatitingin tayo sa nakaraan at ngayon din sa darating at makapagsasabi. Hanggang dito, tinulungan tayo ng Panginoon kung paano ang inyong mga kaarawan ay magkagayunawa ang iyong lakas. Deuteronomio, Kapitulo 33, Versikulo 25. Ang pagsubok ay hindi hihigit sa lakas na ibibigay sa atin upang ito'y mabata. Kung gayoy gawin natin ang ating gawain, saan man natin masumpungan ito, at sumampalataya tayong anuman ang dumating at bibigyan tayo ng lakas na kasukat ng pagsubok. At balang araw ay bubuksan ang mga pintuan ng kalangitan upang tanggapin ang mga anak ng Diyos. At mula sa mga labi ng hari ng kaluwalhatian ay mamumutawi ang pagpapala na aabot sa kanilang mga pakinig, gaya ng pinakamasarap na himig. Magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanlibutan. Mateo Kapitulo 25, Versikulo 34. Sa lupang darating, sa gayong magalak ng tatanggapin ang mga tinubos sa tahanang inihahanda ngayon ni Jesus. Doon, ang mga kakasama nila ay hindi ang mga hamak na tagalupa, mga sinungaling, mapakiapid, marurumi, at hindi sumasampalataya sa Diyos. Kundi ang mga kakasama nila ay ang mga dumaig kay Satanas, at sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos ay nangagkaroon ng sakdal na likas. Bawat hilig sa pagkakasala, bawat kapintasan na nagpapahirap sa kanila sa lupang ito, ay inalis na ng dugo ni Kristo. At ang kadahilanan at kaliwanagan ng kanyang kaluwalhatian na dumalalo sa liwanag ng araw ay ibinigay sa kanila. At ang kagandahang moral, ang kasakdalan ng kanyang likas ay nagliliwanag sa kanila na sa kahalagahay lalong higit sa karilagan kaysa kanilang kaluwalhatian. Sila'y mga walang kapintasan sa harapan ng dakila at maputing luklukan, na nanakikibahagi sila sa karangalan at karapatan ng mga anghel. Sa harap ng maluwalhating mana na matatamo ay ano ang ibibigay ng tao na katumbas sa kanyang buhay. Mateo Kapitulo 16, Versikulo 26. Maaaring siya'y dukha, ngunit siya ay may hawak na isang kayamanan at karangalang hindi kailanman may bibigay ng sanlibutan. Ang kaluluwang natubos at nalinis sa mga kasalanan at ang mararangal niyang kapangyarihan na itinilagana sa paglilingkod sa Diyos ay walang kapantay ang kahalagahan at may kagalakan sa langit sa harapan ng Diyos at ng mga banal na anghel. Dahil sa isang kaluluwang natubos, isang kagalakang binibigkas sa pamamagitan ng mga awit na banal na tagumpay.